sa feng shui, hindi importante ang animal sign. Pakinggan okay? Nyo. Mas importante sa amin yung mga direksyon na maganda or hindi maganda. Okay? Auspicious, inauspicious direction, good direction, lucky direction, bad luck direction. Okay. Ang importante dito kasi i-locate mo sila kung nasaan ang mga magaganda. Kasi ang magaganda, ina-activate mo. Ang hindi magaganda, kinokontrol mo or kinocure mo. Nilalagyan mo ng mga solusyon para hindi mangyari ang pwedeng mangyari ng masama sa inyong property o sa bahay nyo. Sa akin, yung animal sign secondary to. Kasi pag sinabing animal sign, ang nababasa lang dyan is the year itself. Okay? Pwede rin mo naman mas makita na eksakto ang iyong birth chart reading kung alam mo yung tinatawag na day master, yung araw na pinanganakan mo. Nakikita to, meron dyan marami birth chart calculator, patchy calculator, nasa internet lahat yan. Kung ano yung day master nyo, kung adult kayo, working kayo, yun ang mas merong bearing sa inyong buhay. Ang mga gandang direksyon para sa 2024 ay ang east, northeast, north, and southwest. Kung ang mga bahay nyo is facing east, is facing northeast, is facing north, or facing southwest, magiging maganda ang luck ng mga lahat ng nakatira sa bahay na yon. Okay? Provided, syempre, ang main door nyo, wala siyang obstruction. Walang nakaharang. Okay? Ano ba yung obstruction na yon? Pagbukas mo ng pinto, nakakita ka ng poste, nakakita ka ng isang puno, nakakita ka ng flagpole, merong hospital sa tapat ng bahay mo, simbahan. Marami sa akin nagagalit na Katoliko, bakit pati simbahan ba? Negative. Sabi nila, sabi ko, hindi siya negative. Pero parang place of worship yan, maraming pumupunta dyan ng mga taong may problema. Okay? Hindi ko sinasabi ang simbahan ay hindi maswerte. Pero kasi ang lakas ng mga negative. Kaya considered siya sa mga ganon. Or ang bahay mo katapat ng isang building o isang bahay na hindi tapos. Hindi papasok ang swerte kung ganon ang harapan ng bahay mo. Okay? Kahit na sinasabi natin na nasa facing is ang bahay ko ngayon, Dr. Fugoso, hindi siya magiging swerte. Okay? Ang east, nandun ang tinatawag na white lucky star. Ito yung ngayon ang tinatawag na distant prosperity star. Sa taon ng period 9, ginagamit na siya ngayon. Ina-activate na siya palagi. Okay? Sa northeast, nandyan yung heaven's luck star or windfall luck. Kung ang bahay mo facing the northeast, napaka-clear, may chance kang meron kang benefactors, may mga taong tutulong sa iyo, magkakaroon ng magandang pangalan ng iyong pamilya, maraming yun na benefactors, marami ring tutulong. Also, meron tinatawag na windfall luck. Ibig sabihin noon, may chance kang manalo sa sugal or sa mga loterya. Marami na tayong nag-guesting dito. Sinasabi ko, pero wag kayong magsugal na magsugal. So, totoo lang, maraming taong sumubok, lalo na yung mga taong walang-wala kasi gusto nila magkaroon ng instant money, mas lalo silang nalulubog. Direction, yun na swerte ay yung past prosperity luck. Nasa north yan, number 8. Dati, ang past prosperity luck was number 7. Ngayon, pagpasok ng February 4, yung current prosperity star ng period 8, the number 8 will be the past prosperity star. Past prosperity swerte star pa rin siya, pero hindi na ganun kalakas ang prosperity niya. Dahil ang papasok, ang magiging malakas dyan, yung number 9. Okay? Tapos yung southwest na current prosperity luck, nandyan yung number 9. Okay? Yun. Paano ba nalalaman to? 1, 6, 8, 9 directions lang yan. Okay, unang-una, ang bahay mo, facing east, there are chances of promotion, monetary growth, career opportunities, career advancement, good PR, breakthrough in your career. Napakaganda, di ba? Kaya
aangat yung mga taong ang bahay nila is facing the east. Okay? Paano ba aalagaan ito? Green live plants, anything wood and or water element. Pwede ka maglagay ng isang basong tubig doon. Kung malaki ang frontage mo, isang malaking aquarium, pwede mong ilagay doon. Also, the number 8, the east side will be having a good luck. Okay, for the next 3 years. Yun. Okay. Kaya magandang, magiging maganda ang taon nila halos sa 3 taon na darating pa. Pwede, yung mga maraming binibiling pungsuy items, pwede rin kayo maglagay dyan ng dragon tortoise. Yun yung pagong na may ulo na pagong. Turtle, ang ulo niya, dragon. Dragon. Kaya dragon tortoise dragon ang tawag tortoise sa kanila. Okay. Pwede rin kayo maglagay niya. Sa northeast is the heaven luck star. Ito yung placement of politician, gives authorities indirect wealth, power, good name, travel, mobility. Isipin nyo, northeast. Bahay mo, northeast. Gusto mo mag-travel, gusto mo maging OFW, gusto mo mag-excited ka na makapasyal. Maari mong magawa to sa taon na to kung ang bahay mo is facing the northeast. I-activate mo to, lalagyan mo siya ng still water. Ano yung still water? Isang crystal bowl, lagay mo ng tubig, ganun lang. Or a glass of water. Yeah, glass of water. Kahit hindi siya gumagalaw. Kasi yung iba kasi, ideally, sinasabi namin, bubbling yung water. Bumubula. Gumagalaw. Ito, basta lagyan mo lang ng tubig, mag-e-enhance na siya. O kaya, kung hindi pwedeng lagyan, maglalagay ka lang ng something na color blue do sa lugar ng northeast. Kung nandun ang sopa nyo, lagyan mo sila ng throw pillow na nakabalot ng asul. Okay? Anything blue, anything black, pwede mong ilagay. It will symbolize the water element. Blue or black? Yes. Yan. Okay. Kaya napakaganda nito. Ang daming oportunidad na papasok sa inyo. Good wealth, prosperity. Ako gustong-gusto ko yan, yung travel. Kaya ina-activate ko yan. Susunod dyan, number 8, the position of the past wealth luck. Nasa north yan ngayon. Okay. Yung northern part of your house or room or property, you place there water tank, aquarium, water plants. Tapos kung may binibili kayo mga palaka na may coins sa bibig, pwede nyo rin siyang ilagay doon. Pero ideally, kulay blue or red na palaka yun. Okay? Eh, mahirap pumanap ng blue or red eh. Naganap ako eh. Hindi, karaniwan na benta is orange, di ba? Red yun, red yun. Ah, red yun. Pero green. Palagay ko pwede kasi green live plants pwede eh. Pero kasi ako, sinasuggest ko talaga anything blue or red para activated yung wealth luck. Tapos maraming water. Ako, nandyan yung aquarium ko. Second year na ng aquarium ko sa lugar na yan. Nakalagay sa north, saan haharap daw? Usually, pwede mo siyang i-display or you're facing that direction to catch the wealth. Sa north, okay. To catch the wealth. Nasa north ka, i-face mo pa sa north. Ganon. Yes. Ano ba ang north for the year? Nandun yung wealth luck. Prosperity, success, anything to do about money, good finances. Ganon kaganda ang north. Okay? Tapos, the current prosperity star, the number 9, that is for the next 20 years. Okay? Hanggang February 2044. Isipin nyo yun, ha? Hanggang next 20 years, that will be the current prosperity number. Current. Okay? Ina-activate, super activation ngayon because that will be the most, kung nasaan yan, that will be the most luckiest place sa entire diagram ng inyong property or ng kwarto nyo. Okay. Sisiguraduhin nyo, kasi nandito yung current prosperity star, siguraduhin yung i-activate nyo ang southwest. Okay. Also, the southwest direction tends,
is the position of the sheep and the monkey. Ibig sabihin, maraming sheep and monkey na magiging maaambunan ng luck na ito. Mas magiging mas worthy sila for the year. Magkakaroon sila ng extra money. Also, the matriarch of the house, like Miss Ma'am Stargazer, siya yung matriarch of the house ng ano niya. Kaya pagdating ko sa kanila, i-activate ko na kagad yun. Isa yun sa pinakapapaandaling ko sa kwarto niya or sa office niya or sa bahay niya. Yes. Pero, you don't put water inside the bedroom. Yes. Okay? You don't put inside water tank inside your bedroom. Pwede kung maliliit na baso lang. Pero personally, you don't. Nasa sala lang or main dining, activate it with your mga rooms na napaka-importante. Dining, sala, pero the bedroom is not to be activated. Kasi kung may office room kayo, yun, i-activate nyo rin yun. Okay? Paalala ko lang ha, wag kayo maglalagay ng water activation sa loob ng kwarto, ng bedroom nyo. Ano, paano ina-activate ang southwest? Diyan papasok yung mga crystals. Okay? Blue crystals, purple crystals, napaka-okay po niyan. Brown crystals, yung mga smoky crystals, I don't know ma'am kung available sa inyo yon. Smoky quartz crystal, napaka maganda maglagay niyan sa posisyon na ganyan. Pwede kayo maglagay ng water, money catcher frog, crystals, fresh flowers every day, okay? Na may colors na red, pink, purple. Yes. Also green plants. Napaka-swerte. Ano to?